What is up everyone? Jeren here, hoping you're safe and great. For this video, magbubuo tayo ng affordable na BMAX category Tamiya. So, let's go! Alright, so ang dami kasi nagtatanong sa channel natin kung paano ba bumuo ng BMAX build. And yung starter lang sana, yung hindi ako gagastos ng malaki. So, ito yung video na yan. For this video, maglilimit lang tayo sa plates, sa rollers, kasi yung motor, tsaka yung wheels, supposed to be naman, kasama na talaga siya sa package nyo pag nag-a-upgrade kayo. Not necessarily kasi na pang BMAX yun. Yung iba kasi pwede mong gamitin for pro stock, for box stock, pero yung mga plates, diba, yung mga rollers, ayan, yan yung pag-uusapin natin ngayon para makabuo kayo ng affordable na BMAX category Tamiya Racer. Alright, so simulan natin sa kit. Siyempre, may mga 598 pesos and above yan. So, ang masasuggest ko, ang kunin nyo na is yung around 650 pesos and above, 698 pesos. Usually kasi, automatic may makasama na yung super hard na tires. Ayan, so hindi na kayo dadagdag ng gastos. Pangalawa, of course, yung mga plates natin. Sa BMAX category, siyempre, hindi mawawala ang plates. So, for this video, syempre, dun tayo sa tipid or yung pinaka-basic na plates, which are the FRP or front rear plates. So, sisimula natin with this one. Alright, so depende na lang sa inyong chassis. Pero itong nasa unahan, yan, yung plate na yan, yung FRP na yan, yun yung tinatawag na FRP wide front plate for AR chassis. Although, pwede mo naman siyang gamitin sa MA, sa VZ, sa VS, depende na lang, no? Check mo na lang yung compatibility. Meron naman yan dito sa likod. So, usually, ito yung ginagamit ko pag nagbubuo ako ng budget build. So, kung wala ka pang budget, pang high-grade carbon, ito muna. Doon naman tayo sa ilalim. Usually, yung underguard or yung front brake natin. So, ito, FRP din to, pero pwede nyo itong palitan ng FRP reinforcing plate. Okay, ito yung parang popsicle. Yan yun. Pwede yan yung ilagay nyo dito. Napakamura lang nito. Nagkakalagad lang ito ng around 130-140 pesos. And by the way, yung wide front plate pala kanina is 175 pesos or 185. Depende na lang kung saan ka bibili. Itong FRP reinforcing plate, lalagay mo yan dito and yung iba nilalagay ng Tamiya tape. Pero not necessarily naman kung wala kang budget, pwede lang ito yung ilagay mo. So makakadagdag lang siya ng brakes, of course, sa unahan para hindi mabilis yung pag-akyat ng Tamiya mo pagdating sa mga ramp or yung mga talunan. Next natin ay, of course, yung nasa likod. Ang pinaka-favorite kong gamitin na pang brake sa likod is what we call the rear brake stay ng Tamiya. Ito yung parang malapad dito sa baba. And meron na rin kasama siyang mga sponge. So, yan yung parang pang brake mo. Yan yung brake pad mo na. So, gugupitin mo lang and then lalagay mo dito. Didikit mo lang siya doon sa iyong rear brake stay. Napakatipid nitong brake pad na to kasi pwede mo lang siyang gupit-gupitin. Napakalaki kasi niya, so pwede mong gupitin kung ilan lang yung kailangan mo. By the way, itong rear brake stay is costing around 240-250. Actually, may mga nakikita ko nagbebenta ng 285 and above. So, depende na lang dun sa store nyo. And then, lastly, for the plates, itong tinatawag natin na wide rear plate or FRP wide rear plate. Ito yung nilalagay ko dito usually kasi makakapag-hold siya ng mga rollers. Yeah, mura siya. Nasa 185 pesos siya. Okay, so tapos na yung mga plates natin. So, again, wide front plate, 185 pesos. Reinforcing plate, no, sa baba, nakakalaga 130 pesos. Rear brake stay, nasa around 250, pataas. And then, meron tayong wide rear. Okay, and yan yung nagkakalaga ng around 185 pesos. No, depende na lang din sa seller kasi iba-iba yung mga price. Yun yung basic plates na kailangan mong bilihin kung gusto mo mag-BMAX. And then, meron ako isa suggest kung kailangan nyo ng side stay. Mga side stay kung gusto nyo maglagay ng dampers dito sa gilid. Usually, yung damper set yung binibili, medyo mahal yun, no? In comparison sa ibang parts na nilagay natin dito. Kasi may kasama na yung damper. Pero kung meron ka na kasing damper sa bahay, may nakakalat ka na damper, so bumili ka na lang nung reinforcing plate na short. Pwede yan alternative para sa side stay.
Yan yung ilalagay. Yan yung ito. Yan siya. Okay, and then, ikakabit mo lang yung damper mo dyan. Tipid tips, nasa around, nasa hundreds lang to eh, no? Papakita ko na lang yung price dito. Pero nasa hundreds lang to. So, hindi ka masyadong gagastos for it kung gusto mo ng tipid na side stay, no? Or para dun sa side dampers. Rollers. Pagdating sa rollers, meron akong may sasuggest na super, super affordable. At the same time, very effective na double rollers. Ito yung tinatawag na low friction double plastic rollers. So this is 13-13 millimeters yung size niya for the double plastic rollers. And guys, sobrang ganda ng ikot nito kahit 198 pesos lang siya. Sa iba, 200 pesos. Pero nasa around ganun lang yung presyo niya. Kung gusto mo ng tipid, kung ayaw mong bumili ng double aluminum rollers or wala kang budget, pwedeng ito yung for the meantime. Okay, kasi maganda rin ikot niya actually. So, pwede ka ding bumili ng low friction na rollers na kagaya nito. Guys, napakamura lang nito. May nagbebenta nito 50 pesos a pair. No? So, kung apat yan, kung apat yung ilalagay mo na kagaya nito, so, makaka 100 pesos ka lang for apat na low friction rollers. And then, of course, yung dampers. So, kanya-kanya na tong trip, no? Pagdating sa dampers. Kasi nasa configuration mo na yan. Especially, kung yung iyong motor ay kailangan mo ng pampabigat para hindi siya lumilipad sa track. So, kanya-kanya ng discard ito. So, hindi na natin ito isasama sa budget. So, additional na kasi ito mga to. Pero, kaya nang tumakbo ng B-Max category dun lang sa rollers and sa iyong plates. And meron pa akong isang option. Okay, kung maaalala nyo, ito yung kotse nung aking girlfriend, no? So, purple kasi, gusto niya purple. And in-upgrade ko kasi naka-box stock lang to dati. Meron akong binili na ito. This is called Duralumin. Okay, Duralumin front end rear plate. Almost same din siya ng quality with high-grade carbon kasi matigas siya. Although, napansin ko medyo mabilis siya ma-scratchan. Mabilis siya mag-scratch. Pero, durable siya at the same time magaan. And, din sa baba, naglagay ako, pwede rin ilagay nyo dito is, again, yung reinforcing plate. Napakamura lang nun. So, nasa around 600 plus, joke, 500 plus pesos lang yung magagastos mo para dun sa lahat ng plates na. And again, itong rollers na low friction, which is 50 pesos a pair. And then, ito kasi kasama na siya doon sa iyong box stock or doon sa mismong kit. So, makakatipid ka dyan. Ito din, mga rollers na ganito, mga plastic rollers. Makakatipid ka din dyan kasi kasama na yan sa mga kit na bibilihin. Almost lahat to ay Tamiya. Ang hindi lang Tamiya dito, or yung copy parts lang, is this one. Yung kanyang wings. Hindi siya Tamiya kasi walang purple na ganito sa Tamiya. So, bumili ako ng copy part. Pwede naman kayo bumili nung Tamiya na mismo. Pero kasi, again, nagbabase ako sa theme kasi gusto ng girlfriend ko is purple. Kasama na rin tong stabilizer na to dito sa wings na to. So, yan. Nakatipid ako lalo. Napakamura lang. Ilalagay ko yung mga total dito sa screen. Ayan, para makita nyo. Makita nyo in detail kung ano yung mga dapat nyong bilhin. Napakabilis lang ng video na to kasi gusto ko lang i-share sa inyo na hindi nyo kailangang gumastos ng malaki para makapaglaro kayo ng B-Max category ng Tamiya. Pwede na kayo mag-race, nakadepende na lang yan sa inyong tuning, sa inyong pag-break-in ng motor. Okay, so discarding nyo na yan. And may mga nakikita ako nagpo-podium na purely FRP lang yung gamit. Walang high-grade aluminum. So, purely FRP lang. Nasa pag-tune lang yan, guys. Nasa discarte lang yan kung paano mo ibabalance yung dampers, yung bigat ng kotse mo, yung preno, yung pag-akyat. So, yun lang, guys. So, thank you so much for watching this video. This was very short and I hope nakatulong ako sa mga gustong magsimula ng B-Max category. And by the way, guys, may mga binibenta ako kagaya nito. So, just hit me up on my Facebook page. Chat nyo lang ako kung may kailangan kayo na part. And then, you can buy it from me at a low price. Okay? So, thank you so much for watching this video. If you like this video, just click on that like button and subscribe to my channel for more stuff like this. And I'll see you on the next one.